Kamusta mga papi? So mga paps, ito na nga po yung ikalawang yugto dito ng ating serye nga para sa mga upcoming projects dito nga po sa Cavite. Well, dito nga po tayo nagsimula sa May Aguinaldo Highway at ipinakita nga po natin dito yung road widening na ginagawa nga along Dasmariñas area papunta nga po ng Palapala. Matapos nga po natin sumagdit dito sa Aguinaldo Highway, ipinakita ko nga rin po sa inyo yung Aydisea Avenue na isa nga pong township development, no? Nagawa nga po ng isang Japanese firm dito nga po sa May Dasmariñas. Siyempre, sinadya na nga rin po natin daanan itong under construction na Governor's Drive Interchange ng Calax. At tinapos nga natin yung ating video noong nakaraan dito nga po sa May 13 Martires, kung saan ipinakita ko nga po sa inyo yung 13 Martires City Hall, yung lumang Kapitolyo, siyempre yung bagong ginagawang Kapitolyo, at pati na nga rin yung People's Park. So mga paps, dito nga sa ikalawang yugto ng ating serye ay patuloy nga po tayo mag-update ng mga proyekto dito nga sa may western part ng Cavite. At dito nga po natin sisimulan sa may Tanza, 13 Martires Road, at pupuntahan nga po natin yung isang township development dito na Istanza. Marami pa nga po tayong i-update sa ating madadaanan hanggang makarating nga po tayo ng General Trias. At ito nga, simulan na natin ang upcoming projects, Cavite. So ito nga po, ang unang daanan natin na proyekto, ito nga po ay ang Istanza. Ito nga ay proyekto ng Vista Estates
At meron nga po itong sukat na 110 hectares. Hahatiin nga po itong township development na ito sa tatlong bahagi. Una nga ay yung lifestyle hub na merong sukat na 38 hectares, leisure hub na meron naman pong sukat na 10 hectares, at innovation hub na merong 62 hectares. Magkakaroon nga po ito ng mga offices, vertical residences, transport hub, tsaka medical center. At sa ating pagpapatuloy nga po, dito pa rin sa Tanza 13 Martires Road, ipapakita ko nga po sa inyo yung posibilidad kung saan nga lalabas yung isa pang proyekto dito sa Cavite. Yan nga po yung Daang Hari Extension Project. Kung naalala nyo nga po, yung proyekto na yon ay tumatakbo nga po from Open Canal, patawid nga ng General Trias, dyan sa may retarding basin. At na-i-cover na nga rin po natin yung mga developments doon. At nasabi ko nga rin po doon sa ating video na yon na meron nga pong phase 2 kung saan magmumula nga po ito dyan sa may Arnado Highway, sa may General Trias, palabas nga po dito sa may Tanza, Cavite. At dito nga po mismo lalabas yon sa kalsada na ito. Well, wala pa nga pong official statement na nilalabas ang DPWH at ang local government unit kung saan exacto or kung paano magiging alignment nitong proyekto na ito from dito nga sa Tanza, palabas nga po ng Open Canal area. Hindi nga po kalayuan ito dyan sa may Estanza at medyo makipot nga lang po ang kalsada dito, mga paps. At ang pagkakaalam ko nga ay may gumagamit na motorista dito gamit ang Daang Niya palabas nga ng Governor Ferrer. At hindi ko nga lang po sigurado kung from Governor Ferrer ay pwede na ma-access ng mga four-wheeler hanggang makalabas nga dyan sa may Arnado Highway, sa may General Trias. Pero ang pagkakaalam ko nga po, yung mga motor ay maaari na nga pong dumaan dyan nga po sa may Arnado Highway, ladaanan nga yung General Trias retarding basin, lalabas ng Governor Ferrer. At from Governor Ferrer ay may mga kalsada pa nga po ito na makikipot palabas naman nga dito sa may Tanza 13 Martires Road.
So ito nga po mga paps, mapapansin ninyo na makitid ang mga kalsada dito at konting ingat nga lang po sa pagmamaneho. Tayo nga ngayon ay balik dito sa Tanza 13 Martires Road. Ipinakita ko nga lang po sa inyo mga paps yung posibilidad ng alignment ng phase 2 nga ng Daang Hari Extension Project. At ipinakita ko na nga rin po sa mapa yung mga way kung papaano nga marating yung Governor Ferrer dun nga sa pinasukan natin or dyan nga po sa may Arnaldo Highway sa General Trias. At di nga kalayuan dito sa Estanza ay isa pang proyekto ang ating susunyapan. Yan nga po yung Anyana. Habang tayo ipapunta nga po sa Anyana, dito nga sa Tanza, 13 Martires Road, ay isinasagawa nga rin ang pag-road widening. Isang mixed-use development. So meron nga po itong residential at saka mga retail components. At isa nga po sa mga featured amenities nila dito ay gagawa nga po sila ng isang espasyo na puro greeneries kung saan pwede nga po natin itong pasyalan. At isa pa nga po, ang pinakamahalaga ay magkakaroon nga rin daw po dito ng mga road network. At isa nga po sa sinasabi kong road network ay siguro nga ay alam na ng nakakarami dahil nga po dyan sa may cockpit arena sa may General Trias ay meron nga pong isinasagawang tulay at yung tulay na nga na yon ay dudugtong o lalabas nga dito mismo sa Anyana bilang isa sa mga road network nila. At ang kagandahan pa nga po ay yung tulay na yon ay patagos din papunta naman sa isang township development. Yan nga po yung Maple Grove. Ipapakita ko nga po sa inyong lahat yung connectivity from dito nga sa Anyana. Yan nga po sa may Malabon Cockpit Arena. At syempre, yung sa Maple Grove.
At pagkatapos nga po natin dito sa Añana, tayo nga ngayon ay papunta na ng General Trias at isa nga sa mga dilubyo ng mga motorista ay ang pagdaan nga po dyan sa Maytejero Crossing. Kaya nga po ipapakita ko sa inyo yung upcoming project kung saan yun nga po yung General Trias to Tanza Diversion Road na magmumula nga po dyan sa may Maple Grove at lalabas nga po dito sa Añana. At dito nga po sa area na ito, papuntang Tejero, ay dito nga po ang dilubyo ng ating mga motorista dahil nga po sa sobrang traffic. Well, since nasa traffic nga po tayo ngayon, ay gusto ko muna kayong anyayahan na mag-subscribe na nga po kayo dito sa Progreso Pilipinas. Ganon din, i-follow nyo nga rin po sana ako sa aking Facebook page na Progreso Pilipinas at nagbibigay nga po tayo ng mga updates sa mga upcoming projects dito nga po sa Cavite. At syempre, isa-shoutout ko na nga rin po si Sir Elgin De Guzman at si Sir Erickson Acu Reyes. At andito na nga po tayo sa may Maple Grove at isa nga rin po itong township development na gawa nga po ng Mega World. At sa unahan nga po ng entrance nitong Maple Grove ay doon na nga po matatagpuan yung General Trias to Tanza Diversion Road kung saan na isa nga po itong road network para maiwasan na nga po natin ang traffic dyan nga po sa dinaanan natin kanina sa may Tejero. At ipapakita ko nga po sa inyo yung alignment nga nitong road network na ito na lalabas nga dun sa may Añana.
Okay, so mga paps, meron pa nga rin po tayong update dito naman po sa my General Trias Drive. Well, ipapakita ko nga po sa inyo na bahagya yung road widening na ginagawa dito. At saka nga po yung bridge dyan sa may Santa Clara kung saan na binabatikos na nga po dahil na nakakatakot na nga pundaanan. Siguro nga ay dahil luma na ito. At good news nga po, ngayon nga ay isinasagawa na yung kanyang rehabilitation at makikita nyo nga po yan later on. So mga paps, pumasok na nga po tayo dito sa Lancaster New City. Ito nga po yung Adlincola Avenue kung saan papasadahan nga po natin yung isa sa mga proyekto na ginagawa dito. Yan nga po yung River Park. Isa nga po siyang township development dito sa General Trias. At katuwa nga po niyan ay magtatayo nga rin po ng SM General Trias dito nga po sa area na ito. Meron na nga po tayong separate vlog about this River Park project. Panoorin nyo na nga lang po dito sa ating channel. So mga paps, sana nga po na-enjoy ninyo itong ating serye na nagsimula nga po tayo dyan sa May 13 Martires hanggang makarating nga po tayo dito sa General Trias. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre alam nyo na. Thank you!